Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Moira at ni Zoe itong si Giselle, na bit-bit-bit-bit nito ni Giselle ang sapatos ng kanyang anak na itong si Zoe, kung kaya't agad naman din itong sinundan ng mag-ina. At nang makarating na itong si Giselle sa Epics Medical Hospital ay agad naman din itong ipinakita ni Giselle sa kanyang pamangkin na itong si Annalyn. At pagkatapos nitong makita ni Annalyn ay agad naman din itong nagsalita na familiar umano nito ni Annalyn ang sapatos, ngunit hindi lang nito maaalala ni Annalyn kung sino umano ang may-ari nito. At dito agad naman din itong sinabihan ni Giselle ang kanyang pamangkin na itong si Annalyn, na nakuha umano nito ni Giselle sa kwarto ni Zoe. At dito agad naman din itong naaalala ni Annalyn na tama umano ang kanyang tita Giselle. Si Zoe nga umano ang nagsuot ng sapatos na kanyang bit-bit-bit-bit. At agad naman din itong tinanong ni Annalyn kung bakit hawak-hawak umano ito sa kanyang tita Giselle. At dito hindi naman din ito napigilan ni Giselle ang kanyang sarili, ay bigla itong napaiyak, kung kaya't nag-alala naman din itong si Annalyn kung bakit umano ito umiiyak ang kanyang tita Giselle. Kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Annalyn kung bakit umano ito umiiyak. At dito agad naman din itong nagsalita itong si Giselle na hindi umano ito makapaniwala si Giselle. Ama lang pala umano nila ang kriminal ng kanyang ama. Kung kaya't gulat na gulat naman din itong si Annalyn. Hindi na nito napigilan ni Giselle ang kanyang sarili at sinabi na nito ni Giselle sa kanyang pamangkin na itong si Annalyn ang katotohanan. Kung kaya't nanlaki naman din ang mga mata ni Moira at ni Zoe nang magsalit nang marinig nito ang mga sinasabi ni Giselle kay Annalyn na ang may-ari umano ng sapatos ao umano na tumulak sa kanyang papa sa bangin. Kung kaya't at nang marinig nito ni Moira at ni Zoe ang mga sinasabi ni Giselle ay dito, dali-dali naman din itong napaatras itong si Moira at agad itong nagtago. At agad naman din itong sininyasan ni Moira itong si Zoe na magtago rin umano ito. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.